Ito ang worship underground. Magandang araw sa lahat. Ito po ang Unicode na si DJ Dakkay. Ito po ang programa ito ay ang tungkol sa pag-ibig, buhay at pag-asa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito po ang aking programa ay ang Worship Underground. Yan. So, magandang araw po ulit sa inyo lahat. At nais po namin i-share po sa iyo about kay Jesus, kung bakit siya ay namatay. At mamaya, talakayin natin kung bakit siya ay namatay at bakit siya ipinako sa krus. Kaya, aalamin natin yan, diba? Amen? So, anyways po, sa mga paalala, sa mga viewers dyan, hindi po ako isang pastor, hindi po ako isang philosopher, hindi po ako pare, lahat. Kung ano yung naging professional things sa akin, ayan, hindi po ako ganun. Ako po ay isang vlogger pa lamang at pawang mga messenger or naghahatid po ako sa inyo ng salita ng Diyos para sa inyong mga viewers ko sa by YouTube Live, sa Facebook, pati po sa ating Bicol Live. Ayan. So, anyways po, ayan, di mo natin papatagalin pa kung bakit namatay si Kristo sa buhay natin. Ayun po, sa programang ito, kung tatakalakay natin kung bakit namatay si Kristo sa buhay natin, di ba? So, anyways po, today po is April 3, 2021. Yan. Ito ang Good Friday na pinaprograma dito kagabi. So, about po ito sa 7 last words kung bakit namatay si Kristo sa krus, di ba? Bago natin talakayin yan, babasahin po natin ang ating salita ng Diyos. Kung may mga Bible po kayo or may Bible apps, ayan, pwede po siya pasabasahin anytime, anywhere, anything. Kung wala po, pwede mo natin i-share yan sa screen sa nakikita ninyo. So, di natin patagalin pa. Ito po is April 3, 2021. It's Black Saturday. Yung tinatalakay natin is about 7 last words, diba? Yeah, yun. So, anyway, basahin natin dito sa Luke chapter 23 verse 34. Tingnan natin kung tama yung ating verse of the day. Ayan, tingnan natin. Ayan. Basahin natin sa Luke chapter 23 verse 34. Ang sabi ni Jesus, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divide up and it blocks up by casting lots. Ayan, diba? So, ito po ang aking salita ng Diyos sa wikang English. At isasalin natin yan sa wikang Tagalog. Kung hindi po kayo nakaintindi ng English dito or any language. Yeah, yun. So, itatagalogin natin, di ba? Amen? Amen? Parang si Lord. Basahin natin dito sa Lucas 23 verse 34 or Lucas Katipulo 23 versikulo 34. Yan, basahin natin sa wikang Tagalog. Ang sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinaglalabunutan ang mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Amen. So, that ways na
tatamaan natin yan sa mga ano, sa mga verse na binabasa natin. Yun. Ito po yung ano, ito po yung cultivation ng ano po ng seven last words. Yan, di ko alam kung siya, kung saan siya. Yan. Dito po sa ano po, sa first word of the seven last words, diba? So anyways po, ayan. Ito po ang aking title of the day is, ayan, Jesus Pays Our Debts. Ah, awesome. It's awesome. Diba? 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 It's awesome. Di ba? Oh. Talagang napaka-awesome naman ni Lord pagdating sa mga ano eh. Oh. Di ba binayaran tayo ng utang nito? Eh paano kung nabayaran natin yung utang? Di ba natin maiwasan? Di ba? Oh, sabi nila. Oh. Eh iwang! Gano'n magaling eh! Magaling sa utang na hindi mo mapapabayaran. Ano ba yan? Parang apektado ako dito ah. Eh iwang! Gano'n magaling eh! Yun. So, I hope na darating yan. Ano natin yan? Nabayaran natin. Tapos, pero sa personal things, we hope na supportahan nyo po ko para mabawi ko lahat yung mga ano po, ang mga kailangan ko pong basahan. O ano pong kailangan bayaran. Yan. Dapat bayaran na yung utang. Yan. So, sa aking ano, sa aking challenge po sa ano sa mga ano po, click sa mga sa mga viewers po, please subscribe DJ Lakay and click the bell app for notification for our updates. Di lang sa Worship Underground sa programa kundi sa ibang pong programa po. Okay po ba? So search na po si DJ Lakay Vlog sa ating YouTube live. Yan. Sinabi ko na yung aking ano yung aking ano yung subscriptions, diba? Yeah. So anyways, importante ay mapaya ay darating tayo dyan sa takdang panahon. Yan. So ngayon, ito po, Jesus Pays Our Debts. Ibig sabihin, nabayaran tayo ni Lord sa kasalanan natin. Yan pala ang ano yung debts. Ibig sabihin, nabayaran niya tayo sa kasalanan natin. Yan ang sabi ni Jesus. Kala nyo ah. Yun yung may isahan dyan. Uy, yan na ba yan? Diba? Sabi niya, ano? Jesus pays our debts. Ibig sabihin, nabayaran tayo ng kasalanan. Nabayaran niya tayo sa ating kasalanan. Kasi, pinapatawad niya tayo, di ba? Amen po ba? Amen po ba? Anyone! So, ito po ang ito aking ano mga meaningful, mga meaningless, yung mga meaning po pala. Sorry guys. So, yeah. Ay nako, di ba? Eddie wow. Powerful na lang yung Eddie wow dito, di ba? Eddie wow, di ba? So, ayan po. Ang tanong po, di ba? Inuulit pa eh. Eh, di ba? Gagawin magaling eh. Ayan. So, ang tanong po, ayan, ito, sasabihin ko na po ah. Bakit pinatawad tayo ni Jesus mula sa kasalanan? In English, why we forgive Jesus for our sins, di ba? Bakit tayo pinatawad ni Jesus Christ sa kasalanan natin? Ano ba naging kasalanan pa kanya, di ba? Diba? Oo. Kasi naman, una sa lahat, nainilis tayo ng ating puso. Tapos, pangalawa, pinagaling tayo sa karamdaman natin. At sa tatlong yan, ay pinapatawad tayo mula sa mga path natin, para pabanguin natin ang ating buhay at pabanguin natin ang ating sarili. In Jesus' name. Palapakan natin si Lord. Yes.
Di lang yung ano, di lang yung sinasabi ko doon. Bakit? Pinatawad tayo ni ating kasalanan, di ba? So, una po, bago natin basahin na bakit pinatawad tayo ni Jesus Christ sa ating kasalanan. Ngayon po, babasahin natin yan sa boom verse ng first last words sa seven last words. Kasi naman, hindi ko siya mabubuyo ano niya, hindi ko siya mabubuyo explanation niya kung bakit siya ipinako sa cruz, di ba? So, kaya ito po, papasahin po natin yung boom verse niya sa Lucas, hanapin natin niya na, sa Lucas 23, yan, ito po siya, 23, verse 34 to 37, I am right, 32 to 34, yan, 32 to 34, I am right, okay, so, yan, so, hanapin natin sa Bible, 34 to 36, sabi dito, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing, and they divided up his clothes by casting lots. The people stood watching, and the ruler even sneered at him. They say, he saved others, except him, save himself, if he God's Messiah, the chosen one. The soldiers also came up and mocked him. They offered him vinegar, and he said, if you're a king of the Jews, save yourself. Wow, ang bitin na. Sa unang salita pa lang, parang sinasabi ng tao to na nasabi sa 34, oh, tama, sa 38. Tinawag ng sundalo ito, yung sundalo ng mga Romano. Ang sabi nito, yung kung ikaw ay hari, kung ikaw ay hari, ay, naku, kung tinatanong, kung ikaw ay hari, ng mga Hudyo, or hari ka ng Hudyo, or hari ka ba ng Hudyo, parang Islam lang eh. Ligtas mo yung sarili mo, di ba? Na? Iligtas mo yung sarili mo sa pamamagitan ng iyong sarili, di ba? Kasi ang tao talagang hindi mo talaga mahuhusgahan yan, di ba? Sa bagay, talagang si Jesus lang ang nakala kung bakit tayo ililigtas mula sa ating kasalanan, di ba? Ito, balikan natin sa, ano, sa 35. Ayan. Kasi bago sabihin nyo, ano eh, bago sinasabi yan, pinainom siya ng, ano, ng ala, may halong suka. Ano ba yan? Bakit pinakaluan yung ala sa ito para makainom? Eh, ang sabi ni Jesus talaga, I am thirst. Habang ipinako siya sa krus, I am thirst. Biglang pinainom ng mga sundalo ng may kasamang halong ala at suka para may painom ngayon para makapagsalita siya kahit papaano, di ba? Kasi kapag di na dinabigyan yan, baka manukot siya sa matay, di ba? So, nagkataon na. Pero sa 35 naman, ang sabi nito, iligtas mo sa sarili mo kung ikaw ay Mesiya, ikaw ay ipinili ng Diyos. He is a king of Messiah and he is our king. Diba? Amen? Sasabihin ng mga Romano bakit napapainom na yung alak sa suka, and dapat imbis tubig nila mas maganda eh para mabuhay naman siya kahit papaano, di ba? Kaya wala na sa ano eh, nasa aklat na eh, nakasulot na sa salita ng Diyos, di ba? Di mo masasabi. Ito yung unang reason. Bakit
pinatawad tayo ni Jesus mula sa kasalanan. Pero una sa lahat, ibinasa ko kanina sa verse 34 to 36. Diba? Sabi daw, He will let to survive from us. Diba? Kala niya, namimilos ako ko ah. Baka sabihin niyo, namimilos ako ko, tapos isa pong bulaan. Ay nako, ito. Totoo naman yun eh. Sa 35 kasi, yung sinabi niya, sa 35 kasi, ang daming nanonood sa kanya habang nakapako sa krus ang ating Panginoong Jesus. Diba? Sabi niya na, kung ikaw ay hari ng Mesiya, ikaw ay pinili ng Diyos, iligtas mo sarili mo. Diba? Parang binitaw lang yung salita, parang gusto iligtas yung sarili ko. Pag ikaw ay nasa, paano kung maligtas sarili ko? Sipin mo, parang buhay na kasalanan sa atin, diba? Sabihin natin pag lumubog yung barko, ililigtas ko yung asawa ba o yung girlfriend mo, diba? Ang hirap, no, diba? Ang hirap pili ko siya ililigtas ko, diba? Kung wala kang Diyos sa buhay mo, yun. Mahirap isipin kung sino yung ililigtas ko. Kaya, ginawa. Lord, sino ba ang ililigtas ko? Asawa ko, girlfriend ko, ano ba yan? Lord, pwede po, vote na lang po para ligtas kami lahat. Pati kasama ko dito kasi walang sino mang mamatay dito habang lumulubog ko ang aking barko, diba? Ito yung sample lang bakit gusto nating iligtas, di ba? Kaya nag-survive tayo, nag-survive siya dahil ipinakos siya sa krus at nag-survive siya para sa atin. Pero yung sa pananaw ko, iligtas ko yung asawa ko, iligtas ko yung anak ko, iligtas ko yung asawa ko, magulang ko, nari tatay ko, kapatid ko, yun. Lalo yung kapitan, lahat ililigtas ko. Parang feel mo lang bayani ka, yun. Kasi nagpakabayani ka eh. Kaya tama lang yan para iligtas mo yung sarili mo, di ba? Kasi kung sarili mong ililigtas mo, paano sila, di ba? Kaya napakalabong tingin, no? So anyway, hindi natin makukumbinsi ang tao dito sa sanlibutan, di ba? So ginawa ay nag-pray ako kay Lord na, Lord, save them. Iligtas niyo kami. Iligtas yung asawa ko. Iligtas mo yung magulang ko. Iligtas ko sila sa pamamagitan mo in Jesus' name. Diba? 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 Napapawawa ka naman dito, diba? So, lahat naman tayo iligtas dahil nasa puso mo ang Panginoon Jesu Cristo. Wala ka na si Lord. Mas importante, we can survive. Kung ano naging strategy natin, we can save us instead of myself, diba? Nailigtas po tayo sa kanya, di ba? Amen! Pala natin si Lord. Pangalawa. Yan. He will sacrifice throughout crucifixion. Anda. Parang nabasa ko sa 35 and 36. Parang nag-sacrifice po siya throughout crucifixion, di ba? Sabihin natin, ipinako siya.
na tinulong kanya na para ano, imbes tubig yung papainom sa kanya, pinag-alon lang yung alak sa kaisuka, tapos itali, tapos iyapon sa kanya sa bibig. Kasi eh, ang sabi niya, I am thirst, di ba? Kahit search, sabi dito eh, I am thirst. Basahin natin dito sa ano, sa John 19:28-29. Ano natin, diba? Diretso natin kay Juan to. Ayan. Kay John 19:28-29. Ayan, basahin natin sa John 19:28-29. Later, knowing that everything had now been finished, and so that Scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirst. Diba? Kaya pinainom siya ng alak at suka para may abot sa kaya sa kanyang bibig. May kasama siyang mga ano, yung mga sponge or sponge para iabot siya sa bibig na nakainom hanggang sa bibig ng ating Panginoong Jesus yan. Para mapainom siya. Imbis tubig lang yung pinainom, ayun, alak at suka pinainom niya. Parang gusto niya mamatay agad si Jesus. Ano ba yan? Gunggong! Marinig kita sa mukha eh! Oh, nako. Eh di ba? Diyan sila magaling eh! Di ba? Diyan sila magaling. Na mapatay mo yung ang tao ngayon. Eh para kung painom ka ba ng suka at ano, alak. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maitang ulo ko. Kaya pinahirapan ka na ng ano, mga warden dito. I can tell them na hindi natin basta-basta masasabi yon. Kaya, ayun po. Kasi posible na, ano yun, posibleng buhusan ka na ng tubig. Ayun. Habang pagpasasalitain ka pa, ay nako, parang magpa-aminin mo yan. Parang ang hirap aminin kung sino, bakit tayo nagsisinungaling, kung bakit tayo na ano, gumagawa ng kasalanan, ayun. Kaya, naranasan natin yan, bakit ako nagsinungal, bakit ako na gumagawa ng kasalanan, bakit ako ganun, di ba? Kaya nag-sacrifice si Jesus sa buhay natin habang ipinako sa krus ang ating Panginoong Jesus. Oh my God! So, next po. Ayan. Itinanong si Jesus sa ating Ama para mapatawad niya lang tayo. Yan ang number 3. He is asking to our Father to forgive. Diba? Kaya, yun. Kaya sa binasa natin yung bakit tayo ano pinabayaan, diba? So, anyways po, suffering. Sa kanina binasa natin yung sa John 19:28-19 yung sa ano, bakit sinabi na I am thirst, diba? Kaya binalik po siya. Kaya yun. So ano, babalik ulit tayo sa ano? Ang sabi ay He is asking to our Father to forgive. Diba sabi? Ang sabi nila dito, nakalimutan ko yung verse niya. Pero hanapin natin sa Matthew 27. Hindi ko kung tama yung pula ko dyan. Basta mag-comment po kayo para makita nyo kung ano sinasabi ni Jesus Cristo tungkol sa 7 last words. Ito. Page 7, verse 45, 46. Subukan natin. 45 and 46. Ito yung sinabi niya eh.
Ayan. Ito, sabay, basahin natin sa ano, sa verse. Sa Matthew chapter 27, verse 4-6. Ang sabi nila, Eli, Eli, lema sabachthani. Eli, Eli, lema sabachthani. Ibig sabihin, my God, my God, why you are forsaken me? Diba? Kaya sinabi ni Jesus na bakit tayo pinabayaan, diba? Hindi natin masasabi kung napabayaan natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin, diba? Habang ipinakso sa krus, tapos nagkagawa na yung mga discipleships, mga alagad ni Jesus, kasama doon si ano, si Magdalena, kasama si ano po, si Juan. Yan. Wow naman! Wow! Wow! Yan. Kaya nangyari sa inya na napapabayaan na tayo sa kanyang kasalanan, sa ating kasalanan, di ba? Kasi napaka-imposible kung bakit tayo yun bakit tayo ay ano, nagsubmit sa kanya, kung bakit tayo ay ano po, ganun lang po, bakit tayo nagsubmit sa kanya, bakit tayo ay nagkagawa ng kabutihan po para sa kanya. Pero kung may nagawa kang ano, ng makasalanan, padalas kasi natatalikuran nila tayo dahil do, di ba? Kung natin basahin sa ano, sa John 90 verse 25-27. Ayan, sabi dito, there's a cross, near the cross of Jesus to his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there and the disciple who have loved standing nearby, he said, "Here, woman, here is your son." And to the disciple, he is your mother. From that time on, his disciple took her into his home. Diba? So sa ginawang ano, yung description ni Jesus, ayun, there is a description ni Jesus na ano, ginang, ito pa ang iyong anak. At ang ating mga disipulo. At ito ang iyong ina. Sa panungit, sa oras na ito, ang disipulo ay bahala ng ano, ang malalangin para sa akin, diba? Parang ubod ko lang to, ha? Wow naman! Kasi ganun talaga eh. Sinabi niya na yung... Ibig sabihin niya, ano? Ibig sabihin niya, sana, Nay, ito ang iyong anak, ang iyong lingkod. Kasama ko ang mga alagad ko. Diba? Kaya nasasabi eh. Kaya bakit napakalalim yung... Hindi ko alam kung napapalalim ako, napabababaw yung sinasabi. Basta sa akin, is to be ano, circumstances kung bakit, ano, circumcised, bakit si Jesus lagi ang, ano, si Jesus lagi ang nakasalalay sa buhay natin, di ba? So, pero di pwede na, pero kasi, tututusin nga, sabi niya, ano eh, hindi mo makikita ang Kasi ang ano lang tinatanong sa ating ama, bakit tayo humihingi ng kapatawaran, di ba? So sa script ko ano eh, may ibang version dito, kaya ayun po, para may share natin kung bakit natin naging topic niya si Jesus during ano, Holy Week presentation, di ba? Laging topic yan si Jesus pagdating ng Semana Santa, kaya ayun po, parang mapabangkit natin para di natin makalimutan na si Jesus lagi ang nagliligtas
para sa kanya, para sa atin lahat, di ba? Ayan, ito po, ito nakita ko siya. Ito po sa Luke chapter 23 verse 46. Ito yung ano, ito yung he asking to our Father to forgive, ba? Sabi sa ano po sa Luke chapter 23 verse 46. Ito yung huling mensahe ng ating Panginoong Jesus habang namatay siya sa krus. Ang sabi dito, Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, I breathed his last. Diba? Ang lungkot sabihin nun. Ano po? Father, sabi na, "Father, into your hands I commit my spirit." And we had said this, I breathed his last. Diba? So, bakit tinanong natin si Jesus kung bakit tayo ipinapatawa, diba? Patawa. Kaya sinabi ni Jesus talaga ay, "Lord, Father, forgive them." Diba? "Forgive them, Father, forgive them." Kaya yung huling mensahe ni Jesus kung bakit siya ay namatay, diba? So, tingnan natin kung mapabasa natin ano yung... Ayan. Luke 23:2-6. Ayan, pasahin natin sa Bible sa wikang Tagalog. Ayan. Sabi ni Jesus, "Ama, sa kamay mo ay pinagkatiwala ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ng hininga. Ayan. Namatay siya sa krus. Ayan, huli sinabi ni Jesus, "Ama, sa mga kamay mo ay pinagkatiwalaan ko ang aking espiritu," di ba? Tapos, binirigsan, tapos, bago yung sinabi niya, Ama, bakit po kami pinabayaan, di ba? Kaya sinabi niya yun para hindi natin makalimutan na si Jesus, nandito si Jesus sa buhay ko, nandito si Jesus nasa puso ko, at nandito rin si Jesus kasama natin ang ating Ama nasa buhay natin at sa puso natin. Diba? Amen? Kapagalan si Lord. Okay, last. Ito na yun, yung he will be forsaken, diba? Basahin natin sa buong book chapter sa Lucas 23 verse 44 to 46, di ba? Ano natin yan? Verse 44 to 45 na lang. "It was now about noon, the darkness came over the whole land until 3 in the afternoon." Ah, bago mag-alas 3 sa yun. "For the sun stopped shining and the curtain, the temple, was turned in two." Diba? So, never be forsaken. Yung sinabi yan sa never been forsaken, sa John yun sa John 19 verse 22-24. Kung natandaan nyo po, John, balikan natin yung John 23, John 19 verse 22-24. Hanapin natin dito. Sinabi ni, kasi yung sinabi niya dito sa yung Eli, diba si Pasani, diba? Sabi niya, my God, why can't forsaken him? Diba? Matthew 27 verse 46. Ano natin? Huwag natin alala natin na ilagay na si screen sa Matthew 27 verse 46. My God, why are you forsaken me? Sa kanya, sa kanyang translation through Hebrews, Ali, diba? Sa batali, diba? Isipin mo, yung, kasi, pasensya po, nagkamali pa yung laking verse, pero, magkamala, i-edit natin yan. Kaya, ang sabi niya dito, bakit tayo pinapabayaan, diba? Nakita niya, yun. Yan na siya, yan. Kaya, yun, bakit,
kahit daw tayo pinabayaan, kaya binag-share kanina na bakit tayo pinabayaan, di ba? Kasi di natin iiwasan na nalulungkot tayo sa kanya, umiyak po tayo sa kanya, dahil namatay siya sa krus. Hindi lang yung sinasabi po. Kasi yung bata pa ako, bakit namatay si Cruz? Bakit namatay si Jesus? Kasi natapakas sa krus eh. Parang sinabi ko yun yung bata pa ako noon. Pero yung kataon lang, di hindi nabanggit yung kasalanan natin. Hindi nabanggit yung pagkasala ko, di ba? Yung naging utang na loob niya sa kanya, di ba? Kaya ayun, may nagsabi sa akin, doon hindi ko siya ipapangalan kasi na-realize ko na nagkasala pala ako at ayun, nagkataon na Lord, parang binago mo ko sa buhay ko. Parang binago mo ko sa buhay ko, di ba? Halos pinabayaan niyo ko dahil sa lahat ay hindi ko nagawa yung best ko, hindi ko nagawa yung nagawa kong best ko sa buhay ko, sa aking tagumpay, ayan. Kaya nagkataon na napapabaya, tinalikuran nila tayo dahil sa patuloy-tuloy ng ating kakasala, di ba? Kaya, yun. Kaya ganon. Kaya talaga. Pero kay Jesus talaga, si Jesus talaga ay hindi na tayo pinapabayaan. Kahit ikasala tayo, napapatawad niya nalang tayo. Napatawad niya tayo dahil sa kasalanan. Yan ang best ko sa buhay ko, diba? Kaya huwag natin maliwalain yung lahat ng sinasabi ng Ama mula sa ating Ama at hanggang sa ating meds, hanggang sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus Kristo. Iyan, huwag nating kalimutan at huwag nating magbasa ng Biblia para ma-release mo kung ano yung naramdaman nyo sa buhay ninyo, kung ano yung naging best mo, kung ano yung naging weakest mo sa buhay mo. Ayun, lumapit ka sa kay Jesus, lumapit ka kay Jesus para baguhin ka at pabanguhin ka sa buhay mo. Amen. Palakpakan si Lord. Sayangin ang oras natin na mamatay na tayo dahil meron pa rin pagsubok yan kapag nasa kabilang buhay na, di ba? Meron pa rin pagsubok yan. Kaya kahit sa umpisa pa lang, dito pa lang, may pagsubok ka rin. Di ba? How many trials? Taon-taon, may pagsubok. How many trials can be solve your problem? We can solve their problem. It can solve my problem, di ba? Halos, hindi ko ma-solve yung problema. Bakit ganun? Parang bumabalik pa sa robot. Di ba? Natatawa. Parang tuwag-tawag sa sarili ko. Bakit nababalik pa sa robot eh? Hey, wow! Di ba? Kaya, ayun. Kaya, ang sinabi dito, nag-survive siya para sa kasalanan natin. Nag-sacrifice niya siya para ipako sa krus. At nakausap niya ang Panginoon, ating Ama, na patawarin nila tayo at higit sa lahat. Si Jesus ay hindi tayo pinabayaan. Bago natin wakasin yung description for the day, bakit pinatawad tayo ni Jesus mula sa kasalanan natin, basta mag-commit po kayo sa yung reflection niyo, yung reaction niyo, isama mo rin yung reflection niyo at i-share mo kung ano nalaman ninyo
sa sarili nyo. Kasi sa akin naman, nasagot ko na eh. Kaya, kayo naman po. Kayo po ba? Kaya, kung ano yung naging reaction mo dyan sa puso mo, yan ay sasagutin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. So, dadaan po tayo sa ano, sa last. Ayan. Bakit tayo binabayaran ang ating kasalanan? Sa kantang ito, ayan, sabi dito, he paid a debt he did not owe. I owe a debt I could not pay. I need someone to wash my sin away. And now I say the brand new amazing grace. Ito yung sinulat ni, ano, ni Ellis Jake. Ellis Jake Ram. Sa kanyang title ay he paid a debt he did not owe. Diba? Sa isipin mo parang ano eh, parang magulo lang eh. Parang nakasisip circumstances talaga eh. Kaya sabi niya, bakit si Jesus lagi nagpapayad ng utang? Bakit tayo nagpapayad ng utang, di ba? Kasi hindi niya hawak yung buhay niya eh. Buhay ko eh. Hindi niya hawak yung buhay natin dahil sa kasalanan, di ba? Ang hawak talaga ng buhay niya, yung nagpapalit sa kanya, tapos higit sa lahat, yung laging committed kay Lord, di ba? Laging committed kay Lord. Eh, sa akin, wala akong naramdaman ng commitment sa kanya. I hope na to be committed into a word of God, di ba? So I want to share to bless the Lord. Kaya nandito po ako para i-share sa inyo kung paano natin i-bless ang ating Panginoon. Kahit wala yung Panginoon sa puso ko, basta importante, buhay natin ay nakasalanan niya sa atin. Amen. In Jesus' name. So, ngayon po, ito yung inabi niya, ano, ni Ellis Jacob, para kung paano natin bayaran yung ating mga kasalanan natin, di ba? Kasi sinabi niya sa kay Lord na patawarin niya tayo at sigit sa lahat yung utang natin, kailangan natin bayaran. Parang natatamaan po kayo. Ayun, sana we hope that we can pray na masuportahan natin niya. Amen. Yes, amen. Amen. Para praise Lord. Natin yung paid a debt if we did not own, diba? I'm
programang Worship Underground. Kaya sana po, ano po, huwag niyo po basang husgahan kasi hindi po, ano, hindi po expert dyan para mag-share ng salita ng Diyos, kundi ako'y naghahati ng salita ng Diyos para malaman ng lahat kung paano tayo mabless sa Kanya, di ba? In Jesus' name. Yun po. Para sa ano po, sa songs or prayer requests or any conversations. Ayan. Kung ano yung song request niyo, kung ano naging prayer request niyo, just comment on my comment section on my channel, di ba? In this vlog for today, ba? Huwag niyo kalimutan si DJ Lakay, i-subscribe, tapos i-bell, click yung bell button for our updates. Hindi lang Worship Labs, Worship Underground ang ating gagawin yan. Lahat ng programa ko nandito na rin, nasa kamay niyo na. Kaya, for our songs and prayer requests or any conversations, tawagan niyo po ako sa pamamagitan ng contact number nito, or else i-text niyo po ako sa 0961-195-2280. Ulitin ko pa, 0961-195-2280, or sa Globe 0955-341-8191. Yan, nasabi ko na. Pwede niyo pong tawagan or i-text para sa inyong song request, prayer request, or any conversations about your reflections, about your devotions. Yan. Basta importante, i-share natin yan kay Lord. I-share natin yan sa kanila para si Lord ay matutuwa sa atin, di ba? Yan ang ano ko, yung sinasabi ko, di ba? Pasensya na po kayo. So, yan. So, or di mo matextan or tawagan, meron po akong Facebook dito. Yan. I-add nyo po muna si DJ Lakay 86 sa Facebook ko. Yan. Nakita nyo mo sa screen. facebook.com/DJLakay86 or DJ LHAKHAII86 sa Facebook account. Kapag na-add nyo po sa Facebook or tinext nyo ko or tawagan, nagtatanggap po kami ng Google Meet at sa Zoom account. Alin dyan sa dalawang yan na pwede mag-conversation. Bago yan,
kausapin mo muna si DJ Lakay 86 sa Facebook ko. Amen. Kaya huwag natin kalimutan yan, ha, mga kapatid, mga kalakays. Huwag natin kalimutan yan, ha. So anyways, mag-close po tayo ng prayers for vloggers prayer. Kaya sana po manuwaan po ito at huwag nating akong husgahan kung ano naging komento ko sa pangyayari dito sa aking programa kong Worship Underground. Kaya pakiusap lang po, huwag mo sabihin sa akin yung mga problema ninyo, kung ano yung pinagdaanan nyo sa akin. Basta importante, kausapin mo yung problema mo at mag-comment po kayo by on your own risk with reflections. Kahit walang reflections, okay lang yan. Kahit walang masasabi, okay lang yan. Basta importante, comment na lang po kayo dito sa YouTube, sa Facebook, or so any social media accounts. Okay? So, magpapray po tayo. Ama namin Diyos, salamat po sa buhay na walang hanggang na binigyan sa akin, Panginoon. O Diyos, turuan niyo kami kung paano po namin ngayon paglingkuran, Panginoon. Turuan niyo kami kung paano namin magawa ito ang best ko sa buhay ko, Panginoon. Lord, dahil ipinako mo sa krus, dahil sa kasalanan namin, Panginoon, Lord, halos paulit-ulit po yung aming paghingi po sa iyo ng kapatawaran, Panginoon. At dahil doon, nais po namin humingi sa iyo ng aming mga kasalanan. Sana po, Lord, paglingkuran niyo kami sa pamamagitan mo, Panginoon. O Jesus, sa ngalan mo, Panginoon, mahirap mabuhay kung wala ka sa piling ko, Panginoon, dahil alam ko ay may mga pagkautang ako, Panginoon, may pagkasala ko sa iba, Panginoon. Lord, I hope sana suportahan po ang aming financial support at sana po masuportahan po yung financial support para sa magulang ko, sa kapatid ko po, Panginoon. Lord, sana po ihati po sa inyo ang kalusugan po namin. Dahil po sa ano po sa mga frontliners, Panginoon, I hope na sana po mapagaling niyo po sila para makalaya po kami diyan sa COVID-19, Panginoon, sa COVID-19 pandemic, Panginoon. Lord, sabi ng iba, virus lang yan, Jesus lang ang malakas. Lord, sana niyo palakasin niyo po ang presensya mo, Panginoon. Kung talagang malakas kayo sa amin, Panginoon, kung malakas si Jesus ang malakas sa amin, kung ang Panginoon ang malakas sa atin, Panginoon, Lord, bigyan mo kayo ng kalakasan, Panginoon, kung anong magiging laban namin sa lahat, laban sa sitwasyon natin dito sa oras nito, Panginoon. Lord, para sa panahon nito, para maging malaya po kami sa takdang panahon, Panginoon. Lord, I hope na to be support our financial problems, to be to support to our help for our families, to my parents and my brothers and sisters in our home, Panginoon. Lord, save us into your presence of God, Lord. At save, and we can save us to our frontliners. We can need us to talk with you, to commit with you with our prayers, and your support to heal us in Jesus' name. Dahil alam po namin na nabayaran pa nila ang kasalanan natin. Oo, Panginoon, nabayaran niyo kami sa kasalanan namin, Panginoon. Lord, sana po, Lord, magawa namin ito, ma-work po namin ito. I hope na dumami po ang aming subscribers, yung aming nanonood sa programa ko, Panginoon. Sa Worship Underground, Panginoon, at dyan ako kumukuha ng lakas, Panginoon. Dyan ako kumukuha ng lakas ang Worship Underground at ang aking channels na DJ Lakay Vlog,
dito sa aking buhay at sa aking puso, Panginoon. Lord, diyan lang po makuha ang lakas para makamit po ang ating mga pinansyal sa buhay namin, Panginoon, para mapalago po naman kami sa aking nagawa kong mga vlogs, Panginoon. Lord, I hope we can pray to myself, Panginoon, na sana po, Lord, palang araw gusto po namin may kasama sa buhay ko, Panginoon, para makatulog po kami sa anumang action namin, kung anumang sa susunod na episodes, sa susunod na sa futures namin, Panginoon. Lord, we can provide with us, Panginoon. We can be produced with us, Panginoon. We can survive this. Kaya sa sobrang daming trials na hindi ko pa nasosolve, I hope na matulungan niyo po ako, Panginoon, dahil hindi ko na kaya ito, Panginoon. Dahil hindi ko kaya mag-isa na ako'y nahihirapan, na mahirap din masolusyonan ko. Ako lang ang gumagawa nito. Lord, halo kahit sa umpisa pa lang, pagsubok lamang, Panginoon. Lord, I hope na magawa ito. I hope na masolve ito. Pero huwag niyo kaming kalimutan, huwag niyo kaming pababayaan sa mga oras na nagka-problema po kami, Panginoon. Lord, sana po na mapaluwag mo ang aming isipan, paluwagin mo aking buhay ko, Panginoon. Palinisin ninyo ang aking puso, Panginoon. In Jesus name, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon. Iaalay namin ang buhay natin dahil sa vlog na ito, sa aking program na ito, sa aking Worship Underground at the DJ Lakay Vlog. Kaya di lang madali, lahat ay magagawa ko ito, Panginoon, dahil alam namin na may challenge pa at maghihintay kung kailan pa mapalago ito, Panginoon. Lord, kahit bukas, ngayon, at pagkakailanman ay darating din yan sa takdang panahon, Panginoon. O Lord, save us with our presence, God, in Jesus name. Salamat po dahil iniligtas mo kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, ipagpapatuloy po namin yan sa susunod na episodes na ito, sa susunod na programang ito, Panginoon. Lord, I hope to be blessed us. I hope to be worth it, Panginoon. I hope na masuportahan niyo ito, Panginoon. In Jesus' name, salamat po sa iyo, Panginoon. Dahil my life is in your hand, Panginoon. Your life is in my hand. In Jesus' name, salamat po sa iyo. Ito po yung sakdams. Nalangin sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless you. Pagpalakad si Lord.